alam nyo na, masaya na kayo? Ay, Diyos ko, Jesus. Paano mo nagawa ito sa ate mo, ha? Simulat sipul ng ating buhay, walang ginawa ang ate mo, kundi tulungan tayo! Diba? Si ate na naman yung magaling. We will issue a statement saying that malicious rumors lang yung mga pinagsasabi nila na nagkaroon ng relationship si Melody sa kanyang former boss. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ginagamit ka lang ni Ingrid at ni Allegra para siraan ako! O di kung ayaw mong siraan ka at kung ayaw mong mag-away-away yung pamilya natin, edi umatras ka na lang sa eleksyon. Hindi mo kaya o ayaw mo. O edi hindi mo rin ako mapipilit na umalis ka na Madam Allegra. Magmatigasan na lang tayo, ate. Ang bait mo naman. Kasi kahit may tampuan kayong magkapatid, pinapabigyo grip mo pa rin siya. Opo naman, ma'am. Normal lang naman po sa amin yung tampuhan. Pero alam ko naman po na kahit ganun nang mangyari, mahal namin ang isa't isa. Sige po. Thank you po. Ingat ka. Salamat. Paul? Sir? Nasaan sila Melody? Sir, nagbibigay po sila ng tulong sa mga dengue victims natin. Kasama po niya sina Sir Yesi. Okay. Ready na ako. Okay, sir. Magandang araw po sa inyo. Kamakailan, mayroong linabas na video ang oposisyon. Pinaratangan ang aking asawa, First Lady Melody. Nagkaroon daw siya ng affair kasama ang kanyang dating amo. Walang katotohanan ang mga aligasyon na to. Mabait, marangal, at may takot sa Diyos ang aking asawa. Kahit na kailan, wala siyang inagrabyado na kapwa. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ko siya minahal. Ito rin ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Attorney Ingrid Domingo, Senator Allegra, gagawin ko ang lahat ng paraan para mapatunayan na puro imbento lang ang lahat ng pinagsasabi ninyo tungkol kay Melody. And I will file charges. Mananagot kayo sa mga kasalanan ninyo. Kinikilig yan! So wala lang din dimples niya! Should we be worried about this, Ingrid? No need to worry. We have everything covered. Marnie, nagawa mo ba yung assignment mo? Yes, boss. Tinutukan namin ni Bella the whole day. Bella, huwag mo pababayaan ang trabaho mo sa palasyo. Baka may makahalata. Speaking of which, mga madam, naiirita na ako sa mga maids ng palasyo kung makabuntot sa akin. Akala mo, mga canine dogs. Pero pasensya sila. Hindi nila malalaman na tinutulungan ko kayo sa bago niyong plano. Teka, bakit? Meron bang nilulutong bagong plano? Yes, madam. Bukas na yung phase 2 ng Upland Destroy Melody. At siguradong mayayanig sila sa bagong pasasabugin natin. Sobrang sa tagal ko nang nananahimik, ang tagal ko nang hindi nangingialam. Pero hinding-hindi ko na nagugustuhan yung ginagawa mo. Mahirap pa talaga mag-sorry? Ha? Ganun ba talaga kahirap mag-sorry kahit alam mo may nagawa ka naman talagang mali? Ibang klase ka rin, ano? Ako tong asawa mo, pero si ate pa rin yung kinakampihan mo! Umaming ka nga sa akin! Na ano? Na may gusto ako sa ate mo, na may nararamdaman pa ako sa kanya? Paulit-ulit ko lang sinasagot yan, pero hindi ka nakikinig sa akin! Yan ang hirap sa'yo eh! Alam mo, pinakasalan kita kasi mahal kita, pero ang hirap sa'yo na kahit anong gawin ko pinagdududahan mo ako, kine-question mo kung totoo ako sa'yo! Kaya kung hindi ka maniniwala sa'kin, at paiiralin mo lang yung selos mo. Mabuti pa umalis na lang ako! Teka, Jasper. Teka lang. Ayoko na! Teka! Ayoko na! Jasper! Sir Glenn,
We are still monitoring the impact of your address to the nation and we are very optimistic po na maraming mga kababayan natin ang maliliwanagan after you passionately defended the First Lady on national TV. That's the best I can do, but I know I can do more. Kaya gusto ko nang umalis dito sa wheelchair na to. Gusto ko itang matulungan, mahal ko. Maraming salamat, mahal. Oh my God, Melody, you have to see this. May nilabas na namang video sina Allegra. My name is Irish Wilweko. I am the daughter of Omar Wilweko. I have a very traumatic childhood because of Yaya Melody. She used to hurt me every night and even threatened to burn my face if I told my mother about her secret affair with my father. Up to this day, I still have nightmares because of her. Mahal ko, be strong. The best course of action ay magpapalabas tayo ng statement. I-address natin ang issues na to. I agree with the President, Madam First Lady. The longer you stay silent, mas lalo maniniwala ang mga tao sa smear campaign at fake news na kinakalat nila. Good afternoon, ladies and gentlemen. Before I deliver the Daily Palace briefing, the First Lady would like to say a few words. So let's all rise for the First Lady of the Republic of the Philippines, Melody Reyes Acosta. Nay, si Ate Melody po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko pong simulan ito sa pagsasabi po sa inyo ng maraming salamat po sa lahat ng mga naging volunteers at donors po na tumulong para po sa Iwas Dengue sa Gitbayan Program ng Help Center. Dahil po sa inyo ay napigilan po natin ang outbreak ng dengue sa bayan po ng Balcao. Dahil po dyan, kayo po ang lodi ko. Ang susunod ko pong sasabihin ay ang tungkol naman po sa kumakalat na videos tungkol po sa akin. Mariin ko pong itinatanggi ang mga videos na yun. Alam niyo po, mahigit 2 taon po ako nagtrabaho sa mga Wilwaiko sa Maldiviano Ponte. Opo, noong una po ay pinagsilosan po ako ni Ma'am Portia. Pero na-resolve po yung issue na yon dahil napatunayan ko po na wala po talagang namamagitan sa amin ni Sir Omar. Sa katunayan nga po ay naging close pa po kami ni Ma'am Portia at tinuruan ko pa po siya magluto ng adobo dahil yun po yung paborito ng asawa niya. At wala rin pong katotohanan na sinasaktan ko po yung anak niya. Mahal na mahal ko po yung bata. Ako po yung nag-tutor at nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Kaya nga po iyak nang iyak yung bata nung umalis po ako. Dahil masyado na pong napalapit yung bata sa akin. Alam ko pong alam nyo kung sino ang nagpapakalat ng fake video sa to. Ito lang po ang pakiusap ko sa inyo. Mas maging matalino po tayo. Huwag po tayo basta-bastang maniwala sa mga fake news. At higit sa lahat, magalit po tayo. Dahil ang tingin nila sa atin ay bobo na mabilis nilang mauuto para lang manalo. Maraming salamat. Madam First Lady, I'd like to commend you for your press statement yesterday. Very grounded, very relatable. That's your strength, Madam First Lady. You speak directly to the people. Sa masa, sana naman ay maliwanagan na sila ngayong narinig na nila ang panig mo. Ay, sana nga po, Vice President. Sana nga po ay magkaroon ng epekto yung speech ko. Sigurado yan. They were very happy. Yes. Excuse me, Madam First Lady, VP, Mayor. I'm afraid I have bad news. Mukhang hindi po enough yung address to the nation ni PGA tsaka po yung press release ninyo to repair the damage done by the viral videos. What do you mean, Yesi?
Nabawasan po tayo ng supporters because of the recent controversies. And several groups have already withdrawn their endorsement to your candidacy, Madam First Lady. Talagang ini-expect ni First Lady Melody na maniwala tayo sa kanya? Teka muna, nasaan na ba yung ebidensyang sinasabi niya na puro kasinungalingan lang daw ang ibinibintang sa kanya? Wala. Wala. Kasi naman, puro excuses lang siya at puro palusot. As if naman, makakalusot siya. Kaya mga alagna natin, alam na natin, ha? Kung bakit iniiwan si First Lady ng mga supporters niya. Kuya! Nathan! Kuya Nathan! Nathan, can you... Nathan, come Kuya. Back here! Tigas ng ulo mo, no? Stop it! Sumusama na sila, ate! Papayaan mo na akong sagutin sila! Kuya, magagalit nga sa'yo si Dad niyan! Mami, oh! Teka nga, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagtatalo-talo? Mami, gusto niya kasing sagutin yung mga bashers mo sa social media. And I told him it would make everything worse. Well, he doesn't want to listen to me. Mami, kausapin mo nga si Nathan. But I have to do something, Mommy. Habang nasa ospital pa si Dad, I need to defend you and my sister sa mga nangaaway sa inyo. Ay, nako, anak Nathan. Salamat, ah. Salamat sa concern mo. Pero tama rin naman yung mga kapatid mo. Huwag mo nang patulan yung mga bashers. Kasi lalo lang silang mangkikigil. Kahit na ano pang sabihin mo sa kanila, hindi mo na mababago yung opinion nila. Kasi sarado na yung mga utak nila. Ito na nga po yung dahilan kung bakit ayoko po kayong tumakbo, Mami. Masasaktan lang kayo. Tingnan nyo, kayo po yung target na mga bashers ngayon. Kaya please, hayaan nyo na po akong sagutin sila. Anak, usap ako sa'yo. Huwag na. Okay lang ako. Promise. Huwag mo nang patulan, ha? Okay lang ako. Sana bumalik na lang tayo sa dati, Mami. Hindi ka pa po naging kandidato. Ika nga kayo dito? Okay talaga. Salamat, ha. Salamat sa concern ninyo. Pero promise, hindi ako naaapektuhan. Kaya huwag nyo nang papatulan, ha? Promise? Okay. Okay lang ako. What's wrong? Bakit parang malungkot ka? Wala po, ma'am. Come on, Gem Rose. Huwag ka nang maya sa akin. You can tell me anything. Eh kasi po, hindi po nagustuhan ng pamilya ko yung sinabi ko po sa inyong issue. Yung tungkol po sa dating amo ni ate. Nag-away po kasi kami ni ate, ma'am. Tapos, galit na galit po sa akin si nanay. Iniwan din po ako ni Jasper. Pakiramdam ko nga po, ma'am. Wala na po akong kasama. Mag-isa na po ako. No. That's not true. You're not alone. Nandito ako. Kami nila Attorney Domingo. Senator Trinidad. We will always be behind you to support you. Eh, ano naman kung merong ibang galit sa'yo? Successful ka naman. Isn't this what you've always wanted? Ang ma-fulfill ang dream mo na may marating sa buhay? Right? Anyway, I have another reason kung bakit ipinatawag kita. I want you to join me, Attorney Domingo and Senator Trinidad, para mag-guest sa isang TV show.
Talaga po? Ako po mag-guest sa TV? Why not? You've been very instrumental para i-connect si Senator Trinidad sa mga constituents ni Mayor Castro. And we're hoping you can do this to a bigger audience. Nakakatuwa naman po, ma'am. Kapag nanalo si Senator Trinidad, meron nang naghihintay na good position sa administration niya. Talaga po, ma'am? Yes! Thank you po, ma'am. Salamat po, ma'am. You're very welcome. So ano, payag ka nang mag-guest sa TV show kasama namin? Opo, yes? Ma'am. Sige po. Yes! Sige po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Okay, go ahead. Kay, anong ginagawa niyo? Ah, anak, ito. Nakikinig sa tugtugan, tsaka sumasabay. Mm. Oh, ba't kaya naman ang mukha mo? Nag-emote ka na naman. Kasi, Tay, sakit-sakit ni. Bugbog sarado na ako. Ang dami na nilang atake sa akin, Tay. Tapos yung inaakala ko pa na masasandalan ko at susuporta sa akin, parang iniwan na nila ako. Anak, kapit lang. Kailangan magpakatatag ka. Eh, alam mo naman itong pinasok mo eh. Talagang dito marami mangyayari dyan na magkakasiraan. Eh, mahina ang loob mo. Kakainin ka nila ng buhay. Ngatay eh. Akala ko matapang ako. Akala ko handa ako. Pero tumar na lumalaban ako. Malakas din yung mga kalaban ko eh. Yun naman pala, anak eh. Inilalabanan mo. Bakang kailangan eh, sabayan mo. Maraming tugtugin ang darating sa buhay mo. At kailangan matuto kang sabayan lang sila. Oh! Panoorin mo to. Uy, Tay! Anong ginagawa mo? Hindi ko naman kaya yun eh. Yung intro lang kaya ko. Pero, naintindihan mo. Kailangan sabayan mo lang. Huwag mo lalabanan. Tay. Madam First Lady. Nagpunta ako dito to file a disqualification case against the First Lady. What? Wala akong karapatan tumakbo for President. Let me show you this video about Mr. Omar Wilwaiko, ang kanyang employer sa Maldiviano Conte. It turns out na ang santa-santitang yaya na tinitingala ng lahat is not blameless after all. I am the daughter of Omar Wilwaiko. I have a very traumatic childhood because of Yaya Melody. Kung ayaw mong siraan ka at kung ayaw mong mag-away-away yung pamilya natin, edi umatras ka na lang sa eleksyon. Hindi mo kaya. Magmatigasan na lang tayo, ate. Pero huwag na huwag mong isisisi sa akin yung pagkasira ng pamilya natin. Dahil pareho lang tayong may ambisyon. Iyan, pwede mo na kaming iwan. Sige po, Mr. President. Salamat. Madam First Lady. Thank you, Iyan. Mukhang malalim ang iniisip mo, mahal ko. Pwede ko bang malaman? Ilang araw na kasi akong hindi makatulog, mahal eh. Bakit?
Ang dumi pala talaga ng politika, no? Nararamdaman ko na unti-unting inuubos nito yung self-esteem ko. Nakikita ko yung sakit ng dulot nito. Hindi lang sa akin, kundi pati sa mga taong mahal ko. Galing mo, mahal. Ang galing mo na hindi ka na-apektan sa mga ganito na... Mahal ko. Huwag kang matatakot. Kung meron kang gusto mo sabihin, sabihin mo sa akin. Ayoko magsinungaling sa'yo. Matagal ko nang pinag-isipan to. Pero sinisira na nito yung pagkatao ko eh. Nasasaktan na yung mga taong mahal ko. Nasasaktan na ako. Kaya sana mahal. Maintindihan mo kung hindi na ako tatakbo. Na maraming umaasa sa akin. Alam ko na maraming malulungkot kapag umatras ako. Lalo na ikaw. Pero kailangan kong gawin ito eh. Kasi paano ko sila pagdidikuran kung wasak-wasak ako? Sana maintindihan mo ako, Ma. I'm sorry. Sorry. Dahil sa suporta mo, hindi ako mangagman ang desisyon mo. Hindi ako magagalit.
Maybe we're better off as friends. Paano kung bukas, umimiss natin ang isa't isa? For now, I think this is the best decision for us. Nagiging liability po ako. At ayoko po na madama yung buong partido. Aatlas na po ako sa eleksyon. Ang sama talaga ng ugali na si Jem Rose. Hindi ko nga alam kung kanina yung nagmana yun eh. Ang bait kaya ni Kuya Florencio. Anong ibig mo sabihin sa akin, nagmana? I have succeeded in poisoning Jem Rose's mind. And if she says that on national TV, it could be the deciding factor kung bakit siya magda-drop out from the race. We've already exhausted all our possible means. Pero mahirap po talagang hanapin yung former employers ni Madam First Lady. Lalo na po yan, nasa Maldiviano Ponte, mas lalo po tayong nahihirapan. Yes, eh. Sir? May makakatulong sa atin sa Maldiviano Ponte. Mahal ko. Mahal ko! When I heard the accusations against Madam First Lady Melody, I thought it was absurd. I've known her as a kind and compassionate person. Meron pa tayong isang bala laban sa kanya. We can use her sister to talk against her later. So, na kanino ang loyalty mo? Ate,